Ang kailangan natin, di kinakabisado yung ano, gusto yung point niya doon, yung ano eh, yung parang bukod sa way of life, yung makakasanayan mo na obedience. Mga bata, ganun. Ito, pinaghahandaan natin to, may mga lesson tayo, pero bandang huli, sa puso mo ilalagay, hindi mo pwede kabisaduhin to lahat eh. Habang inaaral mo to, review nyo to sa bahay, di ba? Ngayon, nag-seminar tayo, review nyo sa bahay to. Hindi mo to kakabisaduhin ng kabisado lang eh. I-apply mo, alamin mo bakit ganun yung approach. Kaya kung di ka nakikinig ngayon, medyo mahirap. Sasabi din sa Alex kanina, walang time na titigilan mo to kasi every time na ginagawa mo yan, nag-improve ka eh. Nag-improve ka. Ako yun nga sasabi ko kanina, yung introduction pa lang. Pag mali yung introduction mo, or medyo kulang, alam mo na, hindi mo naabot yung, hindi mo na profile yung tao, alam mo na, mayaman. Eh, syempre, normal minsan yung ano eh, mga mayaman yung walang pakialam sa, ano kayo, kung binibenta mo dyan, anong Bible yan, walang pakialam yan eh. So, pero pwede natin improve yung ating introductions, and yung mismong actual soul winning natin. So, mas marireach natin sila. Okay? So, yun. Amen? May question pa ba sa preparation? Kamusta tayo sa introduction, preparation? Ito mag-coffee. Sige po, coffee po. May coffee ba tayo, Nay? May coffee ba kayo? Meron na, may instant dyan, merong ano. Ito brother dyan. Sige po. Yeah. Okay. Coffee. Yan. So actually, ang dami nang nasagasaga ni Sir Alex dun eh. So pero mabilis lang. So what we will do is, dito tayo sa pangatlong module. Meron na ba kayo, ang pangatlo? Hindi ko nasundan yung... Ay, sa ano mo na lang. Pangatlo is... Ito po. Okay. Nakaibigay nga Stephen to. Ilan mo kayo? 1, 2, 3. Ilan kayo ba? Stephen. Stephen. Kulang ba? Okay. Oh, itawa pa. Si Daddy na yan. Okay, sayang. Dahil na-miss ni Daddy. Yan yung mga ano eh. Ay, si Sir Alex meron. Ay, meron kasi. Yung sin and punishment. Ay, ano yung sa... The gospel. Ayun yun. Three dun sa second module. Wait lang. Yung letter E. The main course, the gospel, reality of sin. Ayan, ayan. Ayan. Okay, so... Ito na ngayon tayo sa main course, ha? Nakapag-introduce ka na. So, ano ba, paano mo i-share? Yung iba doon na share na ni Sir Alex. Huwag na problemahin niya, na-miss mo na eh. Nakinig ka kasi. Okay, ganun ang pakikinig. Nakikinig. Okay. Okay, ito na yung ano. Pinaka-content natin, ha? Nakapagsimula ka na, anong gospel? Ano ba yung gospel? Himayin natin. Paano mo masabi nga ng gospel? Pag sinang gospel, mabuting balita. Okay? Make sure that you are saved and you master this plan of presentation. Okay? Bago ka itong mag-solwin, bago mo i-present, dapat una, save ka. Kasi para kang hipokrito nun, di ba? Nainggit ka lang. Again, sabi nga ni Paul, di ba? Some preach Christ in contention. Ibig sabihin, kayo mag-preach kami din. Ganun. Kahit di ka naman ligtas. So, hipokrito yun. Okay. So, that, ligtas ka muna at mastering mo to. Kasi pag ligtas ka, kahit paano, alam mo to. Ngayon, yung delivery, iba pa yung delivery. So, mastering mo yung delivery. So, paano may deliver ngayon to? Okay? Ngayon, yun nga, pag hindi ka pa confident, wag muna. Hayaan mo yung iba. Ang hirap mag-share ng gasto mo, di ba? Oo.
Hindi lang yung hirap, talagang hindi lang hirap ha, pangit yun. Hypocrisy yun, pangit yun. Hindi na parang so, sa trabaho din, dito nay, napunta ako ng boss ko. Water? Nay, ayun, ayun. Ayun yung gagawin ko. Diba? Oo, so, so anong gagawin ngayon kung hindi ka pa naligtas? Di, alamin mo, maligtas ka muna. Ganun yun eh. Pero pag save ka na, hindi ibig sabihin ng muscle mo agad. Okay, so yung delivery ng gospel, alamin muna kaya ginagawa natin to. Okay, ngayon, ang isa sa mga pinakamabilis niyan, sumama ka soul winning. So hindi ikaw yung speaker, ikaw yung silent partner, makikita mo yung paulit-ulit pag hindi mo na muscle, ewan ko na lang. Kasi minsan alam mo, ligtas ka naman eh, pero hindi mo alam saan simula, yung mga style, yung mga alam mo na, pag na ano ka na medyo matapang ba yan, o loko-loko, hindi mo alam eh. So, sumama ka lang, observe ka, yan. Ngayon, ito, isa-isay natin, nabanggitan ito kanina sa Alex, pero, the reality of sin, ba't title ko, reality of sin? Kasi nga, totoo to, hindi mo to pwedeng, wala namang masama, lahat naman, papatawarin eh. May mga ganun mag-explain kasi, kaya nalito na yung, ano, may kasalanan ba? Wala. Kasi pwede, kahit ano pa yung sabihin mo sa akin, eh, ano kay tamad ka, eh, kasi si ano, may pwede akong ano eh, may pwede akong sisihin. Diba? And therefore, kung meron akong pwedeng sisihin sa kung ano man yung kasalanan ko, anong kasalanan mong madalas? Depend. Hindi, huwag na. Kahit sino, ano yung madalas kasalanan ng tao? No, huwag yung sabihin. Sipin nyo na lang. Katamatan. Hindi, kasi tinuruan ako nito eh. Eh kasi, mahina ako eh. Bakit ka, karnal? Eh kasi, yung tatay ko, karnal eh. Tsaka lahat naman, lahat na naparoon sa TV, di ba? Ang dami nila eh. Ba't kasi nanonood ng TV? Diba? Lahat ng office mate ko, ganito, tapos ako, hindi ganun. So may, ano, may excuse yung iba, pero still, masana ka pa rin. Okay? Kaya ngayon, tingnan natin yung mga Bible. Nabanggit natin ito kanina. Anyway, so, number one natin, why someone must admit. Dapat aminin niya yun. So ito, sa panahon natin, sa experience ko, hindi naman madalas to, pero meron pa rin na talaga ayaw aminin. Sabi niya, wala naman ginagawang masama eh. Konti lang naman eh. May mga ganun eh. Actually, mas guilty yung mga ganun eh. Yung mga tinatago nila yung wala naman eh. Wala, huwag natin mag-usapan yan. Yan. Madalas yun yung mas guilty. So, kailangan mo as a soul winner, i-emphasize mo to. Again, di yung, huwag mo nang pukpukin ha. Iba naman yung iba, yung, ikaw, di mo ginawa yan. Sintayin mo siya hanggang sa sumagot. Uy, iba kayo to. Hindi ganun, okay? Drive mo lang yung point na makasalanan siya. Pag malinaw na yon, okay na yon. Okay, pero dapat malinaw. Yung pag hindi siya convinced na makasalanan siya, eh, huwag kang mag-move. Dapat, ha, Stephen? Huwag kang mag-move. Ipuntahan dito. Walang kwenta yung ano, walang ibig sabihin sa kanya yung mga next. Yung kaligtasan, yung penalty. Wala yun. Walang palagas kung hindi niya maintindihan ito. Okay, so tandaan niya yun. Kailangan ma-realize nila yun. So paano nila ma-realize? Because if someone is not a blank, then they will not need a blank. Kung hindi sila makasalanan, sinner. Not a sinner. Salvation. Tama, hindi ka nakatutok eh. Yung unang blank, number 2, letter B, number 1, B. Because if someone is not a sinner, they need not a savior. Hindi ka naman pala makasalanan eh. Ba't mo kailangan pa si Jesus? Hindi mo kailangan, hindi naman makasalanan. So, walang problema, wala akong sakit. Ang ganun. So, that's wrong. Kaya nga, emphasize mo, ikaw, kasalanan ka, Masalanan ka, ito sabi sa Bible. So, ano natin? Kamaya yan. Sabi sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Ang ganda, kabisaduhin nyo yan sa King James. Okay, again, may sablay po yan pag hindi King James, maniwala kayo. Sablay yun. Kaya, pansinin nyo lang statistic. Ilan sa mga totoong nag-soul winning ang King James, ilan ang hindi. Okay. Napakalaki ng difference. Again, kahit sa mga ano daw, nabanggit ko sa church last time, sa yung mga online Webster, so meron silang survey doon sa babae, bakit mo ni-look up yung word na ganito? So marami maglalagay doon, karamihan doon nagbabasa ng Bible at karamihan doon King James.
Hinasabi nila. Ito sasabi sa King James eh. Hinasabi nila doon. Kaya ano si Norby kahit sa Google Trends, Google Trends, makikita mo, King James na yun nauna ngayon starting ng mga 2000. Nagganyan, nag-soar yan. Kasi mga preacher din. Kasi, anyway. Kaya sabi nito, there is none righteous. There is none righteous. Inulit pa, no? No one is righteous. Walang righteous. Pag sabi righteous dito, yung walang kasalanan, ha? Na hindi kailangan ng Savior. Okay? Kasi meron ding righteous na tayo. May imputed righteousness tayo. So, in that way, righteous tayo. Yes. Pag hindi ka righteous, kailangan mo ng righteousness ng Diyos. Okay? Kaya, ito yung tip dito. If it is easier to someone to first agree on that they are not perfect before they agree on that they are, ano yan? A sinner alit. Okay? Kaya ngayon, ang style mo ngayon, perfecto ka ba? Kung ayaw, ano, so hindi ka nagkakasala, pwede yung mga pwedeng tanong na ano mo. Oh, nagkasala ako. Hindi mo makasalanan ka. Okay? Isa yun again sa mga style, ha? Na pa-agreehin mo muna siya na hindi siya perfecto. And therefore, mapapa-agree mo na siya na siya yung makasalanan. Therefore, okay? Ngayon, ito yung pwedeng example. Binasa mo na yung Romans 3:10. O, nakita mo ba yan? O, do you see how the first pa sabi dun? Righteous. Sabi-sabi nun, right. Okay? Ngayon, kung righteous ka, laging tawa yung sinagawa mo. Eh, minsan, hindi ka na tama. So, tawag sa'yo, hindi ka righteous. Okay? Righteous. Laging tama. Okay? Matuwid sa Tagalog kasi yun. Okay? So, ngayon, walang perfect. Ngayon, makasalanan ka. Ngayon ako, ang ganito ang explanation ko dyan. Madalas, style eh. So, kasi, estudyante ka, graduate ka na, matanda ka na, alam mo yung school eh, di ba, sa panahon natin. Karamihan naman yung nag-aaral eh. Masabihin ko dyan, sabi kasi sa Romans 3.23, andun na yung lahat nagkasala. At hindi nakaabot. So, again, get this ah. Dalawang klase ang major category ng kasalanan. Yung isa is, number one, transgression of the law. Number two, ano? Ha? Yung isa, sinabi sa'yo, huwag mong gawin to, ginawa mo. Sinabi, gawin mo to, hindi mo ginawa. Yun ang transgression. May batas, hindi mo sinunod, ginawa mo yung opposite. Transgression of the law, number one. Ano yung pangalawa? Yung ba kayo sa Romans 3? Gamitin nga natin to. Romans 3.23. Hindi lang sinabing nagkasala, pero sabi dyan, falling short, e sabihin nun, ito yung standard, hindi mo naabot. Okay? Hindi, wala kang transgress, pero ito yung sinasabi sa'yo, wala, bagsak. Parang alam ng mga tao yun, mga grade 1, okay? Oh, pag grade 1 ka, anong passing nyo? 75, 74 ka lang. Ano mangyayari sa'yo? Hindi pa ako magiging grade 2. So, may alam ng tao yung standard, alam niya yung pamantayan, so pwede natin gamitin yan. Ako, gano'ng ginagawa ko. Tapos, ano ko pa yung Diyos. Ito yung righteousness ng Diyos. Ayaw niya ng kasalanan kahit ano, banal siya eh. Tapos, nasaan ka dito? So, mababa mo, hindi mo kaya. So, ngayon, lahat nagkasala, walang matuwid. Anong gagawin natin? Okay? So, yung number 3 dyan, we are all sinners pa rin. No one is righteous. We do not want people to feel as if it were we are judging them or pointing them to specific out sinners. Okay, importante to, okay, mga soul winner. Huwag mong parang ka nang aanuman. Kasalanan mo. Oh, ganoon. Pangit 'yun, ha. Kasi una ikaw isa ka pa eh. So, ibig sabihin, may consideration ka. Tinuturo mo sa kanya ang katotohanan na siya yung makasalanan, pero may consideration na dahil makasalanan ka rin, nagkasala ka rin, and therefore, hindi mo siya pupukpukin. Okay, sabi nga nila, kung katotohanan daw ay, meron kang katotohanan, huwag mong pangpukpuk naman. Ano mo lang? O, medyo rin, pukpuk. Hindi na, hanggang malumpo, okay? Magising lang, okay? At masaktan minsan. Mga bata, ganun eh. Kailangan ng palo. Okay? Kaya that is why, bakit, kaya doon tayo nag-start. Napansin nyo? Doon tayo nag-umpisa na, walang righteous. Doon muna tayo sa perfect, unperfection. Kung nagkasala ka na ngayon, kung hindi ka perfect, ang next na point doon, nagkasala ka nga kasi. So, pag natanggap na nila yon, dito tayo sa B. Okay, babasahin mo na yung, ayan, nabasa natin pala kanina yan. Okay, nagkasala lahat. Okay. Ayan, nasabi ko na pala, sorry.
yun ay nasa 1 John 3:4 yung definition ng sin. Okay? So again, yan ang gusto ko sa King James. Sa King James po, specific siya dyan. Pag sinabing sin, kasalanan mo yun sa Diyos. May pag sa tao, tayo mga Pilipino, sinasabi mo, kasalanan mo yun sa, oo, oh, pero sa Bible, fault yun. Wala sa Bible na confess your sins to other people. Tandaan yun. Sa Bible, confess your faults. Kasi either mali mo sa kanila yun or pero hindi mo tinasigas dahil hindi naman sila nagbigay ng batas. Eh. Sila ba nagbigay ng batas? Kung may binigay silang batas, kung nag-align sa Diyos, ang Diyos pa yung nagbigay na. Nakaintindihan niyo ba yun? Kaya ang kasalanan ay laging laban sa Diyos, una sa lahat. At pag hindi siya laban, nakapatay ako, self-defense. Sabi nung pinakulong ako, self-defense yun. So nagkasala ba ako? Hindi. Pero nag-fault ako sa kanila sa batas ng tao. So, pero wala akong kasalanan actually, no? Kasi sa batas ng Diyos, okay lang self-defense, okay? Dahil yung difference na yun, ha? Yeah, ano next? So, the question should be used for the purpose of bringing attention to the blank words in the verse. To blank the words in the verse. Ano yan? To bring attention to the words in the verse, okay? Kaya mo si tinatanong, hanapin niya sa Bible. Okay? Ibig sabihin, hindi ka nag-invento eh, sinabi sa Bible eh. Hindi na pwede sabihin, makabili nga sa National Books to, baka iba yung sinabi. King James, ha? Okay, so, isa yun sa mga ginagawa natin. Yung attention niya dapat nasa Bible, hindi sa atin. Alam mo ba, magaling ako? Alam mo ba kayong pastor ng malaking dyan? Hindi mo na kailangan sabihin yun eh. Ano siya sabi ng Bible lang? May use the question to see if the person is agreeing or not. May use phrases like, would you agree? Tama ba yun sa palagay mo? Importante yun. Lagi siya tinatanong kasi inoobserbahan mo kung nage-get niya, nag-follow ba siya, baka nag-zone out na yun. Ang tawag nila sa English, ang tawag sa Tagalog nun. Zone out. Sabihin, gumagala na pala yung utak eh. Daldal ka ng daldal. Walang silbi na sinasabi mo kung di siya naintindihan. Napatanggapin mo. Nasa kawalan. Nasa naiwan na yung trend, di ba? Nakuha pa mga bata. Tanongin mo lagi, naintindihan mo ba yun? Naintindihan mo? Naniniwala ka ba dun? After mo magsabi, sinabi, binanggit sa Bible, naintindihan mo ba yun? Laging ganun, lagi. Okay? The question should be blank so that the people do not feel as if it were being tested and judged. Ano yung sabihin nun? Should be framed or should be given, no? Na yun yan, hindi mo siya inuusgahan, inaalam mo lang, nag-aaral lang tayo dito, hindi tayo dito nag-uusgahan. Ba't kita kakatawin sa usgahan kita, di? Sama akong tao naman, okay? So ngayon, highlight nyo yan, ha, sa Bible nyo, or mas maganda, kabisaduhin nyo na lang. Ang maganda sa Bible na pinamimigay natin, nakamalka na yan. Napansin nyo ba? Mas actually, may nakalagay doon, Stephen, di mo na kailangan isulat, eh. Go to ganyang verse. Diba? Yeah, so maganda, kabisaduhin nyo na rin. Kabisaduhin nyo na ba? Romans 3.10, as it is written. There is none righteous, no, not one. Romans 3.23. For all have sinned and come short of the glory. Okay, napakalino, no? Sinasabi ko madalas nyo, pag gusto nyo pa, no? Actually, pag binasa mo yung chapter 2 and chapter 3, sinatag ko na eh. Ganun ang team. Wala. Pinili lang natin yung dalawa kasi pinakamalino yung dalawa eh. Pero yung theme ng chapter 2 and chapter 3, the same. Pero matatapos yung chapter 3 sa justification by faith. Ngayon, the penalty, dahil may kasalanan, ayun naman. Ayun naman, may kasalanan. Diba? So pag-convincido na siya na may kasalanan siya, makasalanan siya, ano yung next step? Dapat malaman niya na may penalty, hindi yan basta-basta. Okay? Okay? So, marami ako, ang ginagawa ko laging illustration, yung mga anak ko, pwedeng ganun, at pwede rin sa atin. Okay? Ngayon, ang ano na yung next dyan? Actually, doon pa rin tayo sa, ano na tayo, Romans 6.22 na yung next, di ba? Hindi sinabi dyan, pero yun na yun, sa wages of sin is death. Saan yun? Romans 6.23. At meron din sa Romans 5.12. Okay, sabi dyan, wherefore, as by one man sin, ako hindi ko na ginagamit ito eh. Kasi iba dito nalilito yung paano pinasa yung kasalanan. Eh yung Catholic may sinasabing original sin, kaya hindi ko na ginagamit ito eh. Pero nandito lang to kasi medyo inadapt ko to kay Verity, yung pala acknowledgement.
Yung iba, yung mga unang part sa akin yun. Tapos ito, medyo kinuha ko na lang kasi nawala lang time. Okay? Pero pwede rin, gusto nyong gawin, gamitin to, iba ginagamit to. Ibig sabihin, lahat nga nagkasala kasi from Adam, nakita natin yung kasalanan nila, ginaya natin. So, naipasa. So, lahat ngayon may kasalanan. Yan, sinabi naman dyan, for all have sinned. Pero hindi yan original sina idea nila na kahit batang sanggol, may kasalanan. Wala yun. Okay? Yan. Hindi na lang. Ako, hindi ko inaano yan eh. Ngayon, so, dito tayo sa Romans 6:23. So, alam niya na yung mga kasalanan, anong penalty nun? So, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ngayon, iniisa-isa ko yan. So yung wages of sin, ano yung wages? Kabayaran, ano yung kasalanan? Sin, ano yung debt? Kamatayan. Kaso, bilisan na natin to, alam na natin to eh. So sinabi lang wage, in-earn mo yun. Eh, nagkasala ka, anong isusukli sa'yo ng Diyos? Okay? Payment. Okay? Sabi dyan, debt. So ano yan, debt? Dano tayo sa to ha? Ay, anong sunod nyo ba yung A? 1A? Sin brings... Debt. Okay, yun lang yun. But what is debt? Sa number 2. Letter A, what are the two parts of debt? Or two types, actually. So, that is yung... Ako, madalas yung tanong ko, ilang beses mo tayo namamatay ang tao? Alam ng tao, madalas, isa lang. Kadamihan sabihin, isa lang. Okay? Eh, tama yun. Sabi ko, i-acknowledge yun. Sabi ko, totoo yan kung physical lang. Ah, ganunin ko. Pero, sabi sa Bible, ganun na sabihin ko, dahil sa Revelation, bubuklatin ko na sa Revelation, mabilis lang. Okay? So, ito po yung future. Kita na ng Bible yan eh. Ano mangyayari sa kanila? So, titingnan natin yung Roman, Revelation 20:14 and 21:8. Okay? The first death is physical death. Yung number one nyo, physical. The second death is the lake of fire. And therefore, yung death sa Roman 6:23 ay impierno. Kasi yung nagturo nito, namatay din eh. Yun ang pinapoint out ko eh. Nagsulat niya si Paul, namatay din, di ba? Ano yung sabihin mo? Ibig hindi siya nagkasala. Nagkasala rin siya. Pero yung sinasabi, yung term ng Bible ng death na in-establish sa Revelation, tatlong beses, second death na yan, okay? Dalawa lang binabasa natin. Yun ay kamatayan sa impyerno. Yung ultimate judgment sa mga hindi naligtas. Okay? Okay, kaya yan, binasa na natin yan kanina. Mabasa mo, maganda. Mabasa mo yung Revelation 20:14. Hanggang 15 and then 21:8. Maganda sa 21:8, inisa-isa yung mga kasalanan. So, may mga masagasaan tayo doon. Pag-Catholic yan, idolaters, madalas ang basa nila, idolaters. Idolaters po yan, yung mga sumasama sa Diyosan. Para ma-remind sila, ah, ganun pala yan. Yan. Okay. Kasi yung mga ano dyan, yung adulterer. Abominable. Ano yung abominable? Yung mga suklam-suklam. Mga bakla, mga ganun. Diba? So sabi dyan, yun na yun, natapos na tayo ito, physical then spiritual sa lake of fire, yung hell, yung second death. Ngayon, so yun na yun. So ngayon, pwede na tayo sa mabuting balita. Sinasabi ko sa kanila, tindi nyo no, may penalty pala yung kasalanan, di basta-basta. Okay? Kailangan paano mo sa kanya yun, naniniwala ka ba dyan? Ganun lagi yung follow-up. Okay? Matindi, no? Naniniwala ko ba dyan? Ayun yung masamang balita. Pero hindi ako dito para yung masamang balita lang yung head ko sa yung mabuting balita. So, yung next na yon. Okay? Once we show them that they are sinners, we need to show them the result of their sin. Okay? Sundan mo? 3A. Ngayon, sin blank us to hell. Ano yon? Pwedeng sin brings us to hell or sin condemns us to hell. Okay, kaya sabi na next, we are all condemned to hell. Sabi niya kanina sa Alex, pero ito, iniisa-isa natin. Ano yung A? They are, alimutan ko tuloy, we show them that they are sinners. Zone out ka. Okay, a person must understand that they are personally condemned to hell. Mutante ito. Ngayon, pag nakita mo nang naintindihan nila, yung sinara ko ng Wednesday, si Kuya Bong, ay, totoo pala yun? Sabi niya, hindi nga, totoo ba yun talaga? Ganun yung tanong niya sa akin. Talagang inano ko, totoo po yun. Nasa Bible yun. Si Jesus mismo nagsabi niyan. Ilang beses, dinescribe niya pa, physical, paulit-ulit. Ah, sige, nakuha ko na. Parang ganun. Dapat makuha niya yun. Pag hindi na, parang ano lang yan. Marami nagsabi niya, di ba? Eh, ang impyerno, dito lang yung sa lupa.
Oh, parang impyero itong buhay ko. Impyero buhay mo. Ano po yan? Rhetoric po yan. Pero sa Bible, physical to. Totoong place siya. Pupuntahan nyo pag kayo ay hindi napatawad. Hindi naligtas. Okay. Patano yan, ha? Huwag kayong matatakot sa mga yan. Yun nga ginagawa natin, eh. Okay. So up to this point, we have explained blank and the blank for sin. Ano yun? We have explained sin and the penalty for sin. Okay? Pwedeng reality of sin. Explain the reality of sin and the penalty for sin. Now, we'll personalize it. Okay, understand that they must, ano to? Hindi na kasi sa akin to, eh. Ano yan? For sure are condemned. Ganun na lang. Now, we will realize na talagang sigurado yan. Condemned kapag hindi ka naligtas. Okay, it does not matter how good of a person you have been. Good. Number two, good. Hindi, mabuti naman. Ano, mabuti ako. Dahil natutuwa sa'yo. Dahil kaibigan, eh. Kaso, may kasalanan ka pa rin. People like to think that they're too good. So, we need to show them that they are bad. Okay, ba't nawala? Okay, so yun na. Nabasa natin, di ba? 21:8. Lahat ng mga kasalanan, eh. Lahat ng sinungaling. Nagsinungaling ka na ba? Eh, pag sinabi niyang hindi, sinungaling din. Eh. Pero minsan, medyo biruin. Pwede nang biruin, eh. Dito nga sa man ng ano. Nuzone out ka na naman. Putante ito. Okay, ito. Pwedeng sabihin sa Romans 3:4 pag medyo talagang hindi siya makapaniwala or nagpapanggap siya, sabi mo, sabi sa Bible, let God be true but every man a liar. Medyo malalim yun. Actually, in-explain ni Paul doon yung pwede kang magsinungaling, eh, pwede kang, mabait ako, eh. Eh, sinabi nga ng Bible, lahat tayo makasalanan. Sinong sinungaling sa atin ngayon? Ikaw o yung Bible? Di ikaw. Diba? So that malinaw yun, condemn sa'yo. Pag sinabing condemn, di madalas ginagamit. Pag sinabing condemn, ano? Huwag kang mag-condemn. Yeah, don't judge, don't condemn. Pareho nasa Bible yun. Ano yung condemn? Ibig sabihin, pag katulad yan, tayo, tinuturo natin reprobate doctrine na yan. Again, hindi lahat ng mukhang bakla is condemn na. Pero madami yan, pag talagang sinasabi na nila, ganun sila, tapos gusto nila, kapwa nila, wala na yun, tinapo na yun. So, mag-condemn ka, condemn sila ng Bible, eh. Hindi na pwedeng i-ano yung Bible, papasinungalingan natin yung Bible, yun nga sinabi. So pag kinondem sila ng Bible, condemn natin sila dahil mas mabuti ang Bible sa atin, hindi naman tayo mas magaling ba sa Bible. Okay? So yan, kaya dapat maintindihan na ang Diyos ay nagko-condemn ako, eh. So personal naman, ang ginagawa ko ganito. So kinukwentuhan ko sila, kunwari, ako ay makasalaan ako, nagkasala ako sa iyo, tapos hindi ako pinatusan, okay lang ba sa iyo yun? Ganun ang kwento ko kasi pag hindi siya totoo doon, eh bahala ka sa buhay mo na. Pero yung example ko, madalas ganun nga, inutangan kita, hindi kita binayaran, sinira ko yung tiwala mo, nawalan ka pa ng malayim, okay lang ba sa'yo yun? So siya na mismo yung mag-asabi na hindi okay yun, bakit mo kinokondemn? Kasi nga, ganun yung justice. Kung may ginawa kang mali, dapat kang parusahan. So ang Diyos, ganun din. Kaya nga may impyerno langit, eh, di ba? So, pag natanggap na nila may impyerno, kaya may impyerno kasi may papakusahan doon. Okay? So, ito medyo inulit-ulit na naman, eh. Nagkaasala ka na ba? Siyempre, lahat. Okay? At sabi pa sa James 2:10, sabi ka sa Sir Alex, di ba? Na-offend ka lang sa isa. Okay, kunwari ako, hindi ano ako, nagpaspas ako, may binangga ako, nasagasaan ako, tinakbuhan ko, hinahuli ako. Uy, ba't mo, may kasalanan ka, binangga mo yung kulong ka. Hindi, hindi mo ba alam na mabuti akong tatay? Pinapaaral ko yung mga anak ko at mabuti ako sa asawa ko, hindi mo ba alam? Wag mo may kulong, di ba? Hindi ganun. Dahil mayroon ka na-offend na isa, kung ano yung kapalusahan ng isang kasalanan na yon, eh sa Bible nga, dahil ang Diyos ay langit lupa lang, langit impyerno, hindi ka pwede sa langit, impyerno ka. Yun ang sinasabi dun. Na-offend mo yung isa, guilty of all ka. Okay? Kahit hindi ka guilty of all, in effect, guilty of all. Yun ang sabi doon. Okay? Plain and simple. Plain and simple. Pero iba po, ano yan, eh, kumakawala sa utak. Kaya nga kailangan mo idikdik as a soul winner. Amen? Amen. Yan. So, yan. Again, ano ko yung example ko ganun. So, pwede kayong mag-device na sarili yung example. Basta siguraduhin yung ano, sakto.
Okay? Ngayon, ano na yung bad news? Kailangan mong pagbayaran yun. Okay? Yung kwento ko, ganun eh. Pag hindi ako nagbayad, mabuting judge ba ang Diyos? Hindi. Kasi patayin tayo dito, magnakawan tayo. Eh, mamatay naman ako. Di ba? Ganun yung mga talagang sobrang depressed. Magnanakaw, happy-happy. May paghabulan sa police. Ayun ko yung magnamatay ako, di wala naman eh. Kaya may idea sila ng sobrang maling gagawin nila. Kasi nga, hindi sila iniiniwala na huhusgaan sila, which is mali. Kaya yung tao, may takot sa Diyos yan pag may langit na impyerno. Amen? May justice. Okay. So ngayon, we pay our sins through going to hell. Okay? Then not just a blank death, but the second death. Okay? Hindi ka lang namatay, tapos tulog ka na, katulad ng mga false teacher. Physical death. Physical death. And, pag tinapon ka sa lake of fire, second death na naman. Yung kasi death, tinakatakutan natin. Yan. Ngayon, according to the Bible, blank person is condemned to hell because of their sin. According to the Bible, guilty person or all. Or alang all, ganyan. All yan. All person? Yes. By default, ha? Obviously, kaya ka may kaligtasan. Ayun yung ayaw natin mangyari. Okay, ready na yung pagkain? Copy ni Daddy. Kaya nga. Oh. Ano na? Kain na ba? Sige. Daming na-miss ni Daddy. Sayang. Okay, so break muna tayo.